Alamin po natin ang update sa binabantayang low pressure area mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nakalabas na ba itong LPA na to? Henry, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area kaninang alas 3 ng hapon. Huli itong namataan sa gitna ng West Philippine Sea sa layong 420 kilometers kanluran ng Puerto Princesa City. Bukas, hihina na po itong ating hanging amihan at sa Luzon na lamang makakaapekto ang shear line, pero uulanin pa ang malaking bahagi ng bansa at kapamilya. Mananatiling mataas ang banta ng mga pagbaha at landslides, lalo po dito sa bahagi ng Mindanao at sa Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa umaga, sisikat ang araw sa malaking bahagi ng Mindanao, pero bago magtanghali, maulan na sa bahagi ng Caraga, Davao Region, Sokcergen at maging sa Zamboanga Peninsula. Mas madalakas ang ulan dulot ng thunderstorm sa dakong hapon at magtutuloy-tuloy iyan hanggang gabi. Magpapatuloy rin ang pag-ulan sa buong Visayas, pero mas madalakas po ang ulan sa bandang hapon. Buong araw naman uulanin ang Northern Palawan kasama na ang Kalamian Group of Islands at sa hapon makakaranas ng ulan ang ibang bahagi ng mainland Palawan. Sa Luzon, buong araw maulan bukas sa bahagi po ng Calabarzon at Aurora dahil yan sa shear line. Sa tanghali hanggang gabi, maulan din sa Bicol Region at ibang parte ng Mimaropa. Sa hapon at gabi, may aasahan ding mahihinang ulan sa Central Luzon at ilang lugar sa Cordillera at Cagayan Valley. Dito naman po sa Metro Manila, huwag pong kalimutang magbaon ng payong dahil mataas ang tsansa ng pag-ulan buong araw, lalo sa bandang tanghali at sa gabi na pwedeng magpalala ng Friday rush hour traffic sa oras ng uwian. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!